Hi guys, good morning. Long time no vlog. So, ngayon, umagang-umaga, ayos na ayos ako kasi pupunta ako ng clinic. Kasi magpapatingin ako dahil may tumubong, ewan ko kung napapansin nyo, hindi masyadong kita, pero may bukol-bukol, maliliit na parang bumps sa balat ko, sa katawan ko, sa ano lang naman, sa arms at saka sa legs, may napansin ako ng konti. Ipapatingin ko muna yon. So, hindi ako nagtrabaho ngayon. Unahin ko na muna to. Kasi syempre, diba ngayon, dahil sa pandemic, mas importante ngayon yung kalusugan, yung health natin, kaysa sa trabaho, sa pera. Although, importante din naman yon para mabuhay. But then, syempre, diba, yung kalusugan ngayon, dapat mas bigyan ng halaga kasi nga, mahirap na, may pandemic na, tapos may sakit ka pa. Diba? Parang ang lungkot naman nun. So, unahin ko muna to. Pupunta ako ng clinic, magpapatingin. Hindi ako nagtrabaho ngayon. Tapos, baka mamarengke, pumunta sa Kinsjo. It's a place two stations away from here. Pero, kaya siyang bisikletahin. So, since makulimlim naman ngayon, ang ulan naman yung alas 6 pa ng gabi, bibisikletahin ko. 20 minutes lang naman. Kaya, punta ako sa Philippine store, makakabili ng mga pagkain Pinoy. Since, kain na naman ako ng lutong Pinoy. Subukan ko kung ano mabibili ko doon. Isasama ko kayo, syempre, mag-vlog ako. So, i-update ko kayo kung ano yung mangyayari, kung ano yung test sa balat ko. I don't know kung kukunan ako, i-blood test ako, or pahit-pahit ka, bigyan ako ng lotion, or gamot na iinumin. I don't know, pero since hindi pwede mag-vlog sa loob ng hospital or ng clinic dito, kasi alam niyo naman, mga Hapon, masyadong strict ako dating sa kanya, ayaw nila ng maingay. So, later, update ko kayo kung ano ang resulta ng aking pagpunta sa clinic, at saka pamamarengke sa Philippine store, at saka nang gagawin ko ngayon. So, tara, ready na tayo. Isang pasada na lang. Tignan natin kung nakasara yung mga bintana, kung mga walang mga nakasaksak na mga cords. Ready na tayo kasi ang totoo niyan, alas 9 ang bukas daw ng clinic, pero yung pinupuntahan naming clinic laging alas 9 ang bukas, pero ang dating ng doktor, alas 10. So, maghihintay ka talaga bago ka matawag ng 2 hours. Ayan. Sarado na ang mga bintana sa CR. Okay. Ito. Okay. Yun dito. Okay. Yun sa kwarto. Dahil mag-isa ako ngayon, wala din yung asawa ko. Pumasok na siya, nagtrabaho na siya. Oh my God! Kailangan ko ng power bank. Let's go! Bunuti na to. Buti na lang nakita ko siya. Power bank at saka earpod. Dahil habang nasa clinic ako, wala akong mapaglilibangan. Kaya kailangan ko nito. Para makapag-games. Makapag-sounds. Tapos, bit-bitin itong basura dahil ang basura namin dito is Monday and Thursday combustible or burnable na basura. Tapos, every Friday is yung recyclable, yung mga bote, plastic bottles, cans, yung mga food pack, mga karton, every Friday yon. Tapos, twice a month, na Wednesday, merong basura para sa mga, yung mga, anong ba tawag doon? Yung, para sa matutulis na bagay, yung mga na, nabasag, ganon, mga babasagin, twice a month naman yon. So, hindi pa man pagod na ako. Then, sapatos na. My goodness. Ang tahimik, no, guys? Ganun sa Japan. Lalo na tatlo lang kami. Pag wala yung asawa ko ng trabaho, tapos yung anak ko pumasok sa school, tapos ako papasok sa trabaho.
Okay. Ready na para lumabas. Kailangan ko yata magdala ng ano, ng payong. Baka biglang umulan. Meet my body. This is, ito yung katuwang ko sa araw-araw. Ito ang aking bisikleta. See? Yan ang aking bicycle. Yan ang lagi kong kaulayaw. Papasok, mamamalengke, pupunta ng ibang place. Kung malapit din lang eh. At pwedeng bisikletahin. Binibisikleta ko na lang. So, later na ulit guys ha. See you again later. Naku, para akong lola. Bye. Andito na ako guys. Tinintingin lang ako ng mabibili dito. Kung ano ba maganda. So. Matatagastos na naman ako nito. Tingnan ko lang kung ano magandang tela kasi malapit na lumamig. Dapat medyo makapal-kapal para sulit. Diba? Yun yun. Balot na ako guys kasi biglang uminit. Kumuha ko ng pantalon. Tsaka gusto ko ng t-shirt. Kung napapansin nyo guys, lagi ako nakapute kasi favorite ko ang white. Ayun na. Lagi ako naka-white. Kasi likas akong maitim. Not maitim, morena kasi ako. Kaya kung magsusot ako ng dark, diba? Paano pa ako makikita? Kaya, halos mga t-shirt ko, tapos mga, may mga dress ako na puti din. Shoes ko puti din. Ganyan ako pumorma. Parang baguettes. Although, forgets na ako. Forgets. Tagal ko rin hindi namili. Subok nga lang ngayon. Total, matagal-tagal ako hindi namili. Baka pwedeng gumastos kahit konti. Diba? Amura ng t-shirt. You know. $9.95. Puti na naman. Ito, puti na naman. Nakakala ng mga tao, hindi ako nagpapalit ng damit. Nagpapalit po ako ng damit. Marami lang talaga ang puti ko, promise. Ano kaya? Tama kaya size nito? Buti na lang, binitawan ko. Ay, buti na lang, tinry ko muna siya kasi. Napakalaki pala ng free size nila. Para akong ano, lumubog ako. Tingin ako sa taas. Tingnan yung mga shopping mall dito guys. Dati ang dami-daming tao, ngayon mabibilang mo yung mga tao na sa shopping. Siyempre, iwas sakit din. Pwede na naman lumabas dito, kaso pinairal pa rin nila yung mag-mask. Social distancing, siyempre.
kasi nakakatakot nga naman mahawaan kasi hindi mo naman alam kung sino ang may sakit, di ba? Tapos na akong kumain, guys. Minadali ko na kasi mag-aalauna na. Kailangan makauwi ng maaga dahil before 3 ang uwi ng anak ko. Wala siyang susi, kaya dapat nandun na ako sa bahay. Pero daan muna ako ng Uniqlo. Bibili ulit ako ng ganitong mask. Yung tela na mask. Tapos daan ako mamaya sa Zara. Tingin tayo dito kung ano ang mura sa Uniqlo. Baka sakali dito makabili ako. Diba? Ganda ng music. Alam, may ano na, may jacket na. Palamig na talaga. Aga naman nila magbenta ng ganito. Para sa bebe. Tingnan natin kung anong mabibili sa bebe. Ang bilis kasi lumaki ng mga bata. Nakakapag hinayang bilhan mo ng damit tapos isang taon lang masusuot. Biglang laki na naman nila. Ang ganda ng cardigan pang bata ko. Kasi cute. Siya na may babae ako. Kaso, isa lang ang anak ko. At least nagkaroon. Ba? Thankful na ako doon. Na nagkaroon ako ng anak. Nagkaanak ang kasawa ko. Dahil parang ang hirap naman, di ba? Ang lungkot naman. Nung walang anak. Nung walang bata sa bahay. Asan ba? Mga mask. Kailangan lang pantalon ako dahil malapit na lumalig. Wala, wala siyang size. Walang 160. Konti-konti lang na chichirya kasi gutom na gutom siya from school. Although meron silang lunch sa school nila, siyempre, pag-uwi niya, pagod na pagod, tapos takbo na naman sa karate niya ng 4:30 hanggang 6:30 kasi 2 hours ang kanyang karate. Ang uwi namin, magsa 7 o'clock na ng gabi. So, yun, pagdating ko sa kanya, iwanan ko siya doon. Tapos ako naman, mamamalengke, pag-uwi ng bahay, magluluto. Pagdating ng 6:10, alis, lalabas na ako ng bahay para sunduin siya. Nakakaloka. Nakakaloka yung Monday naming mag-inapromise. Kasi hindi naman maasahan yung asawa ko dahil nasa trabaho din. Minsan, pag off siya sa work, ako pa rin ang maghahatid. Pero siya ang susundo kasi alam niya, pag nandito na ako sa kusina, maghahanda na ng hapunan, nagkukusa naman siya na sunduin yung bata. Yun naman, dapat give and take, diba? Yun lang, so pahinga lang ako. And see you again later. Okay? Balitaan ulit tayo, chikahan ulit tayo later. Bye! So guys, ayun. About pala dun sa test ko, sabi ng doktor, clear yung kidney ko, clear yung liver ko, ang mataas lang dun sa blood sugar, or at saka, ano ba yun, hemoglobin? Yun, so bawal na, kasi may tendency daw na kung pabayaan ko yung diet ko, baka daw tamaan ako ng diabetes. So, iwas na sa maraming kanin, sa matatamis, matataba, ganun. Tsaka yung sobrang alat na rin. Yan. Kaya hindi na pwede magtimawa. Kung dati daw, 2 to 3 cups ang kanin ko, ngayon, isa na lang, isang cup na lang tuwing kakain. Actually naman kasi ako, sa gabi, hindi na ako nagkakanin, nagsasalad na lang, or kung magkakanin man, konting-konti na lang. Sa umaga, kape at tinapay, or kung ano yung may tira sa ref, yun ang kinakain ko. Tapos, sa tanghali, pag nasa work ako, isang ano lang, isang onigiri. Ano ba yun? Yung ano tawag nila doon, yung isang rice lang na nakabalot sa nori, yun lang, or mag-potato salad lang ako. Pag nasa work ako, pero pag nandito ako sa bahay, syempre, kanin, di ba? Bakit naman hindi, di ba? Yun, I'm a little bit sad, but then happy din naman ako kasi clear yung kinatatakutan ko kasi talaga yung sa kidney dahil may story yan eh. Yung ate ko kasi, namatay siya sa kidney failure. Sabay pa talaga yung dalawang kidney niya, sabay na hindi na gumagana. So, yun ang ikinamatay niya. Kaya takot na takot din ako na baka tamaan din ako, di ba? Lalo na ngayon, mahirap na mabuhay dahil sa surroundings, sa lifestyle, sa pagkain, sa stress. Yan, lalo na yung stress kasi pag na-stress ka ng bonggang-bongga, maraming tama yan sa katawan mo eh. Yun ang nakakatakot. Eh, isa lang naman kasi ang buhay. Kaya, ingatan na natin guys, di ba? Hindi naman mahirap ang sumunod o kaya medyo simplihan ng konti yung buhay para happy. Di ba?